Hello, hello mga katwis. Ito ang aking ulam for today. Ang lapu-lapu, ang manok at ang ating, ayan, ang ating sinigang na ulo ng talakitok. Eto na. Ayan, di ba ang sarap? Lapu-lapu, kabayas at gilonggong. Ayan, manok at saka sinigang. Ngayon, magluluto ako ng pagkain na makikipakikita ko sa inyo kung paano ko sinimula na lutuin. At eto na, simulan na natin ang isang pinakulong tubig. Nilagyan ko ng kamatis at nilagyan ko na rin siya ng sibuyas, sili. Ayan, hayaan lang natin siyang kumulo at ilagay na natin ang bunga ng malunggay. Alam mo, masarap pala yan sa sinigang, no? Ispasok natin yan dyan. Yan ang twist niya. Bunga ng malunggay. And then, yung pinakulo natin sa kabilang side ng mga ulo, dyan ko kasi hinugasan ng isda. Ayan, pinakulo sila. Gusto ko sa kumulong tubig siya hugasan para mas masarap. Ayan, inilagay ko ng ulo ng talakitok. Ayan, ipakikita ko rin yan sa inyo kung paano ko yan pinakulo. Ipakikita ko sa inyo para makita nyo. Gayahin nyo na lang para hindi siya malansa. Alam mo, nilagay ko yan dyan para hindi malansa. O, ganito ang pagpapakulo niyan. Inilagay ko lang dyan. Nagpakulo ako ng tubig. Ayan na. And then ngayon, ililipat natin ang lalagyan. Malaki na yan lalagyan ko. Ngayon, yung malunggay, nangingibabaw na. Ayan, i-add na naman natin ang ibang gulay katulad ng ating kangkong, ng ating talong, tapos labanos. I-add natin yan ang ating mga gulay at isusunod din natin ang ating green. Di, syempre, para masarap. Ayan. Hintayin lang natin siyang kumulo. Pag kulong-kulo na siya, saka yan. Ayan. Kulo na. Ngayon, i-add na natin ang ating kangkong. Ayan. Hanggang matuyo, malanta ang kanyang dahon. Ayan, pagkatapos na malanta ang kanyang mga dahon, ganyanin natin. Isama na natin dyan yung ating, isama na natin yung ating maanghang na liquid. Ayan, lagay ko dyan. Tinanggal ko sa sachet. Sinama ko dyan. Mas sarap kasi lagyan ko ng konting sugar. Kasi walang magic yan eh. Hindi ko nilagyan ng pampalasang ano, kundi asin. Diba? Yan ang ating pampalasa, konting sugar at asin. At saka nilagay natin ang ating magic, ang ating sinigang mix. Ayan, kulong-kulo na siya at saka konting asin. Yan na, okay na ang ating sinigang. Yan, diba? At super sarap na yan. Ang twist niyan, nilagyan natin ng bunga ng malunggay. Masarap pala. Alam mo, tikpan nyo, masarap. Masarap palang ilagay sa sinigang ang bunga ng malunggay. Diba, gamot naman yan. At saka optional naman ang paglalagay ng gulay sa ating mga soup. At ito, tamang-tama na yung kanyang lasa. Nilagay ko na yung sinigang mix. Kumpleto na yan. Ayan na, okay na siya. Wow, ayan, di ba? Ayan siya, kumpleta na, luto na. At masarap na siyang tikman. Ayan ang ulo, oh, di ba? Yan ang ating isda, yan ang ating fish soup. Okay na siya. Ayan, oh, di ba? Okay na ang ating sabaw. Oh. Tikman lang natin yung lasa niya kung okay na at okay na siya. O, di ba? Okay na ang ating fish soup. And then, pagkatapos yan, magluluto pa tayo ng iba pa.
Tuturo ko sa inyo kung ano-ano yon. Katulad ng ating pritong isda na lapu-lapu. Yan. Gusto ko kasi yung maliliit na isda. Kaya yung lapu-lapu, yan o. Gusto ko yan. Ang tawag yan ay hasa-hasa. Kabayas. Pero nahasa-hasa. Ewan ko ba kung ano talaga. Yan. Masarap kasi ang ano yan, ang pagprito. Kahit malamig na siya, malambot pa rin yung laman niya. Yan ang pinaka. Tapos isunod na natin ang chicken. Prito ako ng chicken. Ayan. Para may pritong chicken, may prito tayong fish. At meron tayong sabaw. Ayan, ganyan lang pagluluto niyan. At okay na. Ito na ang ating sinigang, ang ating isda, at ang ating chicken. At ito ang ating sinigang na ulo ng isda. Ayan, pwede na tayong kumain. Nakahain na. Pwede na tayong kumain, no? Diba? Ayan ang ating masasarap na pagkain today. Teka, kaunti lang yan. Mukha lang maraming tingnan. Pero tinaman naman, maliliit lang yung mga isda natin. Konti-konti lang. Thank you for watching!